So, yun mga kapigi. Bali, nag-expect po tayo na mga anak po sana itong si Lord's Wife natin yung buwan na to. So, ang tagal po nating naghintay mga kapigi, halos sa higit 3 buwan po. Kalahati yung ating paghihintay bago po mga anak si Mami Lord's Wife natin. So, hello mga kapigi, kamusta po kayo lahat dyan? So, advance Merry Christmas po sa inyo. So, nandito na naman po tayo sa ating babuyan. So, ngayong araw po ay nagdala po tayo ng pagkain dito sa ating inahin mga kapigi, yung gestating po. So, ito po, update po sa inyo itong ating si Mami Landrace. Ito po ay nag 2 months and 10 days na po yan ngayon. Mula nung siya ay nabulugan o nabarakuhan mga kapigi. Ito naman po si Dumalaga natin, yung anak ni Mama Lord's Wife. Ito po ay nag-isang buwan nung December 18 po. So, yan po. Ito naman po ay dito po tayo nalulungkot mga kapigi. Dito sa kay Mami Lord's Wife natin. So, nag-expect po tayo na siya po ay buntis mga kapigi. So, nakakalungkot po talaga. So, bali sana nung pinagamitan ko po ito ng AI, first time ko po nagpagamit ng AI mga kapigi. So, kina-AI po natin ito nung August 30 po ito nag-AI mga kapigi. So, ito po yung ating yung semen po. Yan. August 30 po yan nung pina-AI natin. So, ibig sabihin po, sana po ay ngayong December 23 or 24 po, ngayong araw po sana yan, ngayong December 22. Ngayon po sana, December 24, ngayon po sana yan mga anak na mga kapigi. Ito po ay mag-wawanag 14 days na po sana ito. So, ang tagal po natin naghintay mga kapigi, yung pala ay hindi po siya buntis mga kapigi. So, nakalungkot po talaga isipin at lalo na po sa mahal ng feeds ngayon. So, nagpurnada pa po yung kanyang pagbubuntis. So, ito po yung dahilan mga kapigi kung bakit po hindi po siya nabuntis at nakuhanan po yung ating Mami Lord's Wife. Dahil nga po nung nakarang buwan ay malakas po yung kidlat dito sa amin. So, siguro nabigla po siya at nagulat. So, malakas po yung kalampag ng bubong ng ating kulungan dito. So, kasi mababa lang po yung kanyang bubong. Kaya siguro na gulat po siya nung biglang lumakas yung pagkidlat mga kapigi. So, yun mga kapigi. Nag-aasa po tayo, maasa po tayo na sana po ngayong araw po ito mga anak na. So, yun po. Tingnan nyo po yung kanyang tiyan mga kapigi. Yan po ay maliit po. So, maliit po sa 114 days. Ayan. So, wala pong sinyalis. Kahit na po yung kanyang ari, maliit din po. Ayan po. So, hindi tulad po nung dalawa na yan. So, malaki po yung tiyan, di ba? So, yan po si Mami Landris natin. Malaki po yung kanyang tiyan. Ayan. Makikita ko po sa inyo, mga kapili. So, patulad dito sa kay Mami Landris natin. So, bali, 2 buwan pa lang po yan. So, ganyan na po yung kanyang tiyan. So, sige natin ang ilaw. Madilim. So, ayan po mga kapigi. So, ayan, papakita ko po sa inyo yung tiyan ni Mami Landris natin. So, kita niyo po ba? Bali, first time pa lang po namin ito pinagamitan ng AI mga kapigi. Gumamit po kami ng AI. Baka sakali po na ibanda po yung kanyang magiging produkto. Kasi nga po itong si Mami Lord's Wife namin ay nanganganak po ito nung first time niyang manganak. Bali, siyam lang po yung kanyang nanganganak. Sa second, sa pangalawa po ay bali pito.
sa pangatlo, bali walo sana, pero namatay yung dalawa nung naapakan niya po yung kanyang beak. Pagkadating po namin ay lumabas na po yung kanyang beak, mga katigil po, kaya naapakan niya, hindi po namin nabantayan kaagad. So bali yung mga namatay pala na mga hindi nabuo na beak, so bali abot sana ng 16 piraso, mga katigil. Yun po, bali hindi po tayo nakapag inject dati ng mga ano niya, vaccine, kaya ganun siguro nangyari, mga kapigil. So ngayon napordada ulit, hindi ko siya ulit na tuloy yung kanyang pagbubuntis. Ayan, so ang tagal po natin naghintay, mga kapigil. So ano na lang po yun, mga kapigil, bali dagdag kaalaman na lang din po yun para po na sa susunod magiging aware po tayo sa mga dapat natin gawin sa ating mga alaga baboy, mga kapigil. So don't give up po, patuloy po tayong mag-alaga ng baboy kahit ganung nangyari, kahit malapis, kahit na lugi tayo, patuloy pa rin po tayo, go pa rin tayo kahit na ganun ang nangyari, mga kapigil. So maraming salamat sa mga nagsusuporta dyan sa aking mga video. At pasensya lang po kayo, madalang lang po akong nag-vlog. Kasi nga po marami po tayong ginawa din. At ngayong buwan na Disyembre, medyo busy po tayo sa gawa ng ibang gawain, mga kapigil. So pasensya na po kayo kung medyo madalas lang po akong nag-upload ng aking mga video. So maraming salamat po. At sana po patuloy niyo pong panoorin yung aking mga video, mga kapigil. At sa hindi pa po nakapag-like dyan at subscribe, paki-like naman po. So maraming salamat po sa inyo. So yun, mga kapigil, bali nag-expect po tayo na manganak po sana itong si Mami Large White natin ngayong buwan na to. So ang tagal po nating naghintay, mga kapigil, halos sa higit 3 buwan po kalahati yung ating paghihintay bago po manganak si Mami Large White natin. So konting kaalaman na din po ngayon sa amin to, at sana po sa susunod hindi na po ito mauulit. At siguro ngayong buwan na to, mga kapigil, amin pong ikakal na ito si Mami Large White natin. So sayang naman sana, bali pang 4 na anak niya pa lang po sana ngayon yan. So wala po tayong magagawa, mga kapigil. So ikakal na po natin itong si Mami Large White. So sana po babawi tayo dito sa ating dalawang natirang inahe. Yan po. So paano, mga kapigil, maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga subscriber ko po. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, click like and subscribe po. At huwag kalimutang pinutin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod pong mga video. Maraming salamat, God bless, Merry Christmas and Advance Happy New Year!